Boss, magandang gabi. Ito na po yung ating dayo from Liliw, Laguna. Tutuloy na natin yung part 2 para matapos na ito. Alam nyo ba na papaanda rin natin ito nang wala sa body. Pero bago ang lahat, bago natin mapaanda yan, kung bago ka pa lang sa aking Facebook at YouTube channel, pasubscribe naman po at pa-follow at syempre pa-like na rin at pa-share ng video. Maraming salamat po. At syempre bago natin ito paanda rin, panoodin nyo muna yung paglalagay ng ating mga pyesa para matutunan nyo yung pag-overhaul. Paanda rin natin yan nang wala sa body. Alam nyo ba na ang gagamitin ko dito ay hindi paa? Yan, nakakapagtaka no? Paano natin paanda rin yan? Hindi natin papaahin yung kicker. Kaya yan, panoodin nyo na mabuti. At syempre, dito muna tayo sa mga parts ng kabaak. Pinaltan ko na rin yan, lahat, genuine, galing po sa Palapaan. Kompleto po kami ng pyesa dito sa Palapaan ng TMX 155. Ilalagay na natin ang change pedal, tapos itong sa oil pump, yung pin, at yung gear. Ilagay ang gear ng oil pump at meron naman yung marker. Dito yan sa unahan. Pero kahit magkapalit yan, walang problema yan, kahit pataob yung lagay ng gear. At syempre, kailangan na bomba yung langis. Kapag nilagay nyo to ng oil yung butas, pinaikot nyo siya ng ikot na counter, kailangan bubomba yan. Ang ikot dapat ay papuntang counter. Yan, counter clockwise. Okay, ilagay natin ang cover ng oil pump. At ilagay ang dalawang bolt na 8mm. 6mm pala to, sorry. Yung ulo lang ay 8. NX, ilagay ang pinion at clutch housing. Alam nyo ba yung clutch housing ni Sir, original at walang kakalog-kalog. Gaganda pa. Yung kanyang makina, bagong-bago pa, maganda pa rin. Ilagay ang spline washer. Tapos, original na rin yung ating friction plate. Yan, original po yan, yung clutch lining. At syempre, kailangan basahin natin ang clutch lining para maganda yung pagkakalagay. Yan, ilagay ang washer, tapos ilagay yung castle nut. At ilagay yung apat na spring, ilagay ang clutch holder, at ilagay din yung apat na bolt. At syempre, kailangan pantay-pantay ang hapit niyan. Isunod na natin ang centrifugal cover or balancer. Ilagay ang washer din at meron din itong castle nut. Hapitang mabuti para hindi ito lumuwag. Ilagay ang rotor oil cover at ilagay ang tatlong screw. NX original po na genuine gasket ng Honda. Yan na po ngayon ang bagong original na genuine parts ng Honda TMX 155. At syempre, huwag kakalimutan ang dalawang dowel pin. Nakalagay na po sa kabilang cover yung isang dowel pin. Yan. At syempre, yung toser muna. Nalimutan natin ang toser. Sorry. May toser pala. Sorry. Okay. Yun. Nakalagay na. Yun, swabing-swabe. At syempre, yung mga bolt, ilalagay na yung bolt. Pantay-pantay lang din ang hapit ng mga bolt. Yun. Ilagay ang piston, tapos ilagay yung lock. And next, bago na rin yung ating o-ring ng Kampaluwer. Original din yan. Tapos yung paglalagay, huwag niyong babaloktutin yung o-ring. Pag nabaloktot kasi yung o-ring at sumali ito sa ayon, tutulas yan kahit original. Dapat maganda yung pagkakaayon. Tapos ilagay ang wave washer ang tawag dito sa dulo ng Kampaluwer. Kailangan meron niyang wave washer. At yung paglalagay, ganyan lang. Marunong naman kayo ng paglalagay. At syempre, may grasa dapat. At kung wala naman, konting langis lang, okay lang din. Tapos langisan yung mga bawat part, piston ring, tapos yung connecting rod, para po pag andar, may lubricate na agad na tataas sa ating, kahit hindi tumas yung langis,
may nakalubricant na po na oil sa mga pyesa. Lagyan po natin ng mga langis. Okay. NX, ilagay na natin ang dalawang dowel pin at syempre yung block ilagay natin. Yan. Ganyan lang yung paglalagay ng block sa piston. Yun. Okay. Okay, okay. Nakalagay na. Dalawang dowel pin, ilagay sa dulo't dulo. Yon. And ang ating cylinder head, gasket, genuine din yan. Ilagay ang buong cylinder head. Ilagay ang washer. Kailangan may washer dun sa papuntang oil pump. At syempre dito sa kabila. At ilagay itong guide. At tapitan ito ng 12mm socket kasama na itong bolt ng cam follower. And next, syempre, dalawang push rod ilalagay. Yun. At siguraduhin tama ang push rod dun sa cam follower at pwede itong malaglag sa loob. Langisan uli ang bawat parts. Ilagay ang rocker arm. Yan na mga boss, tapos na po. Hanggang dito na lang ako. Maraming salamat po. Sana may natutunan naman kayo. Yan mga boss, tapos na. Ang ating Honda TMX. Paanda rin na natin yan. Ang ganda yan ang cover. Ang ganda ng cover. Minitan ko muna na pang-exar. Shout out, oh. Oh, pare.